sa magandang awit ng Anchor's Hymn. Ilang sabado din na sila ay wala. Sinulit nila ang imbitasyon sa kanila at sila mga kapatid ay sa huling sabado ng taon ay naandito sila sa atin. Purihin po ang Diyos. Sila po ay nakapaglingkod, ano po, nakapagpasaya ng panahon mga kapatid. At ngayon ay tayo naman ang binigyan ng kagalakan sa pamagitan ng awit. Mamayang hapon ay parang aawit ulit yata sila. Kaya sa aking mga kapatid, sa pananampalataya narito, ay bumalik kayo mga kapatid mamayang hapon. At tayo po ay makapakinig pa ng ilang mga awit. At kung kayo naman po ay sasali sa aming Bible quiz, chapter 11 hanggang 15 na Apokalipsis. At kung kayo po ay makabilang sa sabado mga kapatid ng aming bigayan ng premyo, yung pinakamababa at score, 500. Mga kapatid ko, ha, sa lahat ng sumali sa exam, yung pinakamababa ay 500 ang premyo. Ay, alam niyo mga kapatid, dito lang yan nasa rooftop ang may premyo yung pinakamababa. Okay, salamat po mga kapatid. At siyempre, Elder Robert, no, ito po ang ating quiz master, yung ating head-ender, ay may inilaan na mga pa-premyo para sa lahat ng mga kapatid na. Diba, hindi mo, nakalimutan mong sabihin yata na ang kada pamilya ay may ibabalo na halagang 200 mga kapatid para sa ating sa Miyerkules ng gabi. Pero pamilya lang po yung mga kapatid. Para kahit pa paano meron tayong bigay at tanggap. Yung hindi magbigay, mga kapatid ay hindi daw po may tatanggapin pa rin siya kung may mga pasobra daw mga kapatid. Ayan. Pero yung siguradong makakatanggap ay siyempre yung may bibigyan. Okay, dako tayo mga kapatid sa ating mensahe. Ano po? Uulitin ko yung binasa ng ating kapatid, 107, chapter 107 ng awit. Ang talata po, ang mga talata ay number 15 hanggang 21. Ang sabi po dito, King James Version po yung aking babasahin at ako po'y babasa sa wikang Tagalog. O purihin ng mga tao ang Panginoon dahil sa kanyang kagandahang loob at dahil sa kanyang mga kagilagilalas na mga gawa sa mga anak ng tao. Sapagkat kanyang sinira ang mga pintuang bayan at anso, at pinutol ang mga banat, ang mga halaw na bakal, mga mangmang dahil sa kanilang mga pagsalansang at dahil sa kanilang mga kasamaan ay nadadalamhati. Kinayayamutan ang kanilang kaluluwa ang sari-saring pagkain at sila ay nagsisilapit sa mga pintuan ng kamatayan. Nang magkagayoy, nagsidaing sila sa Panginoon sa kanilang kapagabagan at iniligtas niya sila sa kanilang kahirapan. At sinubo niya ang kanyang salita at pinagaling sila at iniligtas sila sa kanilang mga ikapapahamak. 21. O purihin ng mga tao ang Panginoon dahil sa kanyang kagilagilalas, dahil sa kanyang kagandahang loob at dahil sa kanyang kagilagilalas ng mga gawa sa anak ng mga tao. Mga kapatid, ngayon ay December 26, 27, 28, 29, 30, 31. 5 days. Times 24 is 120 hours. Ang natitira sa taong 2020, mga kapatid. At magtatapos ang taong ito, mga kapatid, at ang pandemya hindi pa matatapos. Matatapos ang taong ito ay talagang napakaalon at napakahirap para sa atin, mga kapatid. Miski sino sa buong mundo, magtatapos ang taon at talagang masasabi niya na 2020
ay taong na pinakamahirap at maalog at mabagyong taong. Bakit? Ang Pilipinas, pumutok ang butang taon. At pagkatapos, mga kapatid, ay nagkaroon ng bagyo sa ating bansa at nagkaroon nga ng pandemic at mahigit apat na buwan talagang singkat na ang mga tao ay halos, ang sabi nga ni Pastor Pangunan ay halos tatlong buwan siyang nabakslay sapagkat hindi siya nakaapak sa bahay-sambahan. Alam niyo mga kapatid, ang 2020 ay walang makakapagsabi na napakadali ng taong. Wala. Talagang napakahirap na taong. Pero mga kapatid, may mga kapatid tayo dito sa loob ng iglesia na pinagpala. Aba naman. Bukod sa sila'y pinagpala, mga kapatid, nagkaroon sila ng trabaho ngayong taon. Ang iba ay nakagraduate ng high school, ang iba ay nagraduate ng elementary, ang iba ay nagraduate ng kolehiyo. Miski na walang matching, at least nakagraduate kayong mga kapatid. At pagkatapos ng makapag-graduate, ay nagkaroon kayo ng trabaho. Pinagpala kayo ng ating Panginoon. Ang iba ay nagkaroon ng bagong bahay. Ang iba ay nagkaroon ng bagong sasakyan. Ang iba ay talagang marami ang pinagpala sa ating mga kapatid. Kahit na napakahirap ng taong ito, ang Diyos ay napakabuti. Si Sister Emim na lang, may trabaho na dahil nagtayo si tatay ng bagong tindahang pagbibisiklita. Aba, saan ka dyan? 2020, may pandemic? Aba! Kita niyo yan mga kapatid, di ba? Pero naman mga kapatid, may mga tao namang nawala ng trabaho, hindi natin may kakarina. Meron mang taong nawala ng hanap buhay, ang jeep walang biyahe, halos lahat ng driver ng jeep, miski taxi, nawalan ng trabaho. Pero naman, mga kapatid, ang ibinuma, walang traffic sa kalsada. Walang gumagawa at wala kang maririnig ng mga tunog ng malaking truck na nagbubuhat o tumatakbo sa kalye. Kaya nga, mga kapatid, ang title ng mensahe ngayong tanghali, maigi ang wakas kaysa pasimula. The end is better than the beginning. Ayaw po, maniwala kayo mga kapatid. Sapagkat marami ang namatay ngayong 2020, pero kayo mga kapatid na andito kayo huling Sabado ng taon. Wow! Hindi ba? Matuwa kayo at magalak at sasabihin natin sa verse 15. Purihin ninyo, purihin ng mga tao ang Panginoon dahil sa kanyang kagandahang loob at dahil sa kanyang mga kagilagilalas na mga gawa sa anak ng mga tao. Miski na nagkaroon ng pandemic, miski na nagkaroon ng paghihirap ang tao, still ang Diyos, mga kapatid, gumagawa at gumagabay sa atin. Napakabuti ng Diyos, mga kapatid. Napakabuti. Ito, bibihira. Alam niyo yung, ano ba yung sinabi ni, sino ba nagsalita kanina na merong mahuhuli? Si Brother Robert. Pero ikaw, ito yan, no? May mahuhuli na mauuna. At merong una na mahuhuli. Maswerte ang mga bago. Siyempre, sa taong ito, eh, may nababisnuhan sa Rooftop, Pastor. Kung hindi ako nagkakamali, ay 14. Aba naman, sa gitna ng pandemic at maalong taon, tumanggap sila at nakilala nila ang ating Panginoon. At meron pa mamaya hapon ng bautismo mamaya. Alam niyo mga kapatid, ang Diyos napakabuti sa bawat isa sa atin. At bago magsara ang taong ito, ay naantito tayo sa bahay-sambahan ng Diyos
ating ibinabalik ang pasasalamat at pagpuri sapagkat siya'y naging mabuti sa bawat isa sa atin. Ngayong taon, ang iba ay nagkaroon ng sakit. Meron pa nga ang iba ay na-discovering may cancer ngayong taon. Ang iba ay nagkaroon ng mga sapot-saring pagsubok sa buhay. Ang iba ay namatay. Ang katulad ni Sister Nancy, dalawa ang namatay sa kanya ngayong taon. Aba, hindi ba malungkot na bahagi ng buhay ng tao yan, mga bata? Pero, si Sister Nancy, ang sabi niya, ang Diyos, gumamit ng tao, nagpatotoo si Sister Nancy, mga kapatid. Nung mag-post siya sa kanyang Facebook, ang sabi niya, mayroong Amerikanong tumulong sa kanya sapagkat kailangan niya sa laki. Ang sabi ng kabiyak ng babae, nakasama ng babae, napakakuritot ng taong ito, pero kay Sister Nancy, nagbigay ng tulong. Wow! Sister Nancy, ang karanasan mo'y tunay na mayroong Diyos na nagmamahal. Kaya nga, mga kapatid, ang taong ito ay bagamat napakahirap na taon, maalon, mabagyo, may mga panlalait, minsan, di ba, tayo pa nga nandito sa loob ng iglesia mismo, mga kapatid, eh. Nag-aaway-away pa tayo eh, ngayong taon eh. Pero mga kapatid, sa gitna ng ulos, takbagyo sa ating pananampalataya, dito tayo sa loob ng bahay sa babay ng taon. Huling sabado ng taon, mga kapatid. Huling sabado ng taon na andito tayo. Masigla sa ating pananampalataya. Nagkakaisa. Di ba? Apa naman, mga kapatid? Nagbigay kayo ng pamasko kayo sa inyong mga kakilala. Ay ako, binigyan ko yung aking mga pamangkin sa site ni Jay ng kahit pa paano nagbigay ako ng Marina. Ang tanong nga sa atin eh, nagbigay ba tayo para sa Panginoon? Ang naalala ko yung sinabi ni Brother Robert, Sister Terry, magbigay ka na ng pasasalamat sobre. Ba? Oo! Oh, bakit? Magtatapos ang taon, huling sabado itong mga kapatid na andito tayo sa ating sa bahay sa bahay. Ang sabi sa verse 16, ang sabi nito, pinanatilihan naman. Mali yata itong aking ito pala. May lumipad ng isang pahina, mga kapatid. Sabi dito, sapagkat kanyang sinira ang mga pinto ang bayan na tansok at pinutol ang mga halang na bahay. Ano ang ibig sabihin doon, mga kapatid? Sa kabila na tayong maraming mga lapses, sa kabila na tayong maraming mga pagkukulang at mga pagkakasala sa mata at sa harapan ng Diyos. Naging late tayo sa Sabbath school, nagkaroon tayo ng pagkukulang sa ating kapwa, nagkasala tayo, nagkamali tayo. Ang Diyos, mga kapatid, still, talagang gumagabay at gumigiya sa atin sapagkat alam niya na mababago ang ating puso at magmamana tayo ng buhay na walang hanggan. Iyon ang totoo nun, mga kapatid. Miski ang Diyos man ay hindi huhusga sa iyo at sa akin. Ano man ang ginawa natin ngayong taon, ang man yung mga kapatid na kasamaan, ang man yung mga bagay na lumagpas tayo, mga kapatid. Pinatawad at pinalampas ito ng Diyos sapagkat napakabuti niya sa atin. Bakit? Ang sabi ng unang mga unang ibig, kung ang tao ay lalapit sa Diyos at sasabihin niya ang kanyang buong kasalanan, ang sabi ng tala ay tapat at banal na patatawarin tayo ng Diyos. Ang sabi ng Juan 3:16, kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa buong sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang buktong na anak kay isa-isa ang anak upang magkaroon kayo at ako ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Mga kapatid ko, ito ang ginawa ng Diyos sa verse 16. Kaya nga, ang sabi din, mga mangmang dahil sa kanilang mga pagsalangsang at dahil sa kanilang mga kasamaan ay nagdadalang hakapi. Yes, sino man mang tao
ang nakagawa ng kasalanan ay hindi magdadalamha. Sinuwis ka nga, nakaulog, nagsisisi. Di ba? Alam nyo yun, mga kapatid. Pagka ang tao'y nakagawa ng kasalanan, tayo pag ay parang tamad pumunta sa bahay-sambahan. Sapagkat parang ayaw nating sumimba, tayo'y nangihihina, tayo'y nawawala ng loob, tayo'y walang lakas na lumakad papunta sa bahay-sambahan. Pero mga kapatid ko, ang verse 19, alam niyo mga kapatid, ito ang verse 100, chapter 107 ng awit, ay may 43 na mga verses. Ang 1-7 niyan mga kapatid ay introduction ng karanasan ni Haring David. At ang 8-14 mga kapatid ay unang testimony niya. At yung ating pinag-aaralan na ikalawang testimony at ang verse 22 hanggang 32 mga kapatid ay pangatlo at ang pang-apat ay ang huli. Alam niyo mga kapatid, isa lang ang pag-aaralan natin. Napakabuti ng Diyos. Sa verse 19 mga kapatid, nasabi niya, nang magkagayoy nagsidain sila sa Panginoon sa kanilang kapagapagan at inilikas niya sa kanilang kahirapan. Kita niyo yan mga kapatid. Sa verse 18, kung titingnan mo sa verse 18, kinayayamutan ang kanilang kaluluwa ang sariling pagkain at sila'y nagsisilapit sa pintuan ng mga kamatay. Ano po ang ibig sabihin mga sapagkat mahirap at mabagyo ang taong 2020, marami ang nagpapakamatay. Pagka ang tao'y may malaki ang problema mga kapatid, ay hindi makakain. Hindi talaga makakain mga kapatid. Kaya nga sa verse 19, pagka tayo ay tumain, tumawag tayo sa ating Panginoon mga kapatid ko. Ang sabi ng verse 20, ganito sa verse 20 mga kapatid, ang sabi niya sa verse 20, sinugo niya ang kanyang salita at pinagaling sila at iniligtas sila sa kanilang mga ikapapahama. Dito mga kapatid, miski tayo ay dumain sa ating Panginoon, kapag tayo dumain sa ating Panginoon, pag binasa natin ang salita ng Diyos, pag pinag-aralan natin ang salita ng ating Panginoon, kagiyak na tutugon ang ating Panginoon at rescue ay naandiyan. Alam niyo mga kapatid, yung aking asawa ay nagtatrabaho sa barangayan. Siya yung sa ambulance ng marina. Kaya huwag kayong mag-alala, walang COVID yan. Kasi hindi naman COVID yung kanilang ina-rescue, no? Ina-ambulance, kundi yung mga disgrasya lang. Itong December lang, napakarami nilang na-rescue ng mga nagmumotor na ang balikat, na wasak ang ulo. Ay bakit? Ay lahat ang taon ito, mga kapatid, ang mga tao'y sobrang nagmamadali. Nagmamadali kahit saan. Busy. Abay! Ako naman ay takang-taka, mga kapatid. Sapagkat pwede lang nang tumakbo ng maayos may na, ay bakit nagmamadali? Kaya nga, marami silang rescue ngayon ng mga disgrasya. May bumbuan, may ano pa eh. Dito lang sa loob ng barangayon. Ay how much more kung buong Metro Manila. Kaya nga mga kapatid ko, tayo na mga Seventh-day Adventist, kahit pa paano ay, ang sabi nga dito, nasabi kanya na, mas lamang tayo kaysa iba. Sapagkat tayo na nakakaalam ng katotohanan kapag sinunod natin ang kalooban ng Diyos. At sa pagtatapos ng taong ito, mga kapatid, ay naandito tayo sa bahay-sambahan ng Diyos. Ang Diyos ay sumusukli, ang sabi ni Mrs. White, miski saan ka pumunta, kapag ka ang tao ng Diyos saan man pumunta ay naandoon ang kanyang anghel, hindi na kwardya at magpapantay. Kaya nga huwag na huwag kayong mag-alala. Miski anong oras iyan, miski anong araw iyan, pagka ikaw ay tapat sa ating Panginoon ng sabi ng Diyos,
out ang anghel ko'y nasa iyo. Kaya nga, mga kapatid, huwag na huwag tayo makalimot sa pag-aaral at pagbabasa ng salita ng Diyos. Ay kaso, mga kapatid, nung nagtatanong si Brother Robert sa ating lesson kanina, ay bakit parang walang ayaw tumayo kung araw ng Linggo at Lunes? Ay bakit kayo, Sister Pimya? Ay, next year maybe. Yes! Yan ang gusto ng Panginoon. Gusto yan ang Panginoon sa huling Sabadong ito at nandito kayo at kayo'y nag-commit sa ating Panginoon na yung taong nakaraan tayo lumabas sa ating mga gawa. Hindi tayo nakagawa ng mabuti. Nakagawa tayo ng iba't ibang mga pagkakamali. Ang sabi naman ng Diyos, pag kayo'y mga kong magtatapat ngayong araw ng Sabado, alam kong hindi na ninyo lalakaran ang dati pa. Ay bakit pa kayo lalakad sa dati pa kung kayo may hindi nakabuti yung dati? Ay hindi kayo magpapalibago sigla ng inyong pananampalataya, magtatapat kayo sa Diyos at susundin ninyo ang kalooban ng ating Panginoon. Ano ang sabi ng Diyos? The end is greater than the beginning. Ang sabi ni Haring Solomon, mga kapatid, Lucas 18:2, maigi ang katapusan kaysa kasimulan. Maigi yung mga kapatid. Ano mo yung sinabi na may huli na mauna? Ang madalas ko pong maalaala yan pag narinig ko yung talatang iyan ay si Brother Jose Manares. Sa tuwing kami mag-uusap doon, sabi niya, Brother, doon, nag-away na naman kami ng aking asawa. Madalas yan magkukwento sa akin. Sabi ko sa kanya ay, alam mo, Brad, lumuhod ka sa Panginoon at ipanalangin mo palagi. Thank you, B. Lumuhod ka sa Panginoon, sa ating Panginoon at ipanalangin mo palagi. Sabi niya sa akin, sabi ko sa kanya, ang sabi niya, sunod na araw, nag-away na naman kami ng aking anak. Ay sabi ko, kasi, alam mo, Brad, ang iyong asawa ay tumanggap sa ating Panginoon. Ang iyong anak ay naunang tumanggap sa iyo at sumunod ka. Ay talagang si Satanas, ay talagang ang trouble sa tahanan, mga kapatid, ay gagawin ni Satanas para masira ang tahanan. At pag nasira ang tahanan, ay masisira ang komunidad. Alam niyo, mga kapatid, gawain ni Satanas, gagawin ni Satanas yan ngayong huling panahon para tayo hindi makapagsamba at makapaglingkod sa ating Panginoon. Para tayo ay hindi makapagbigay ng leksyon sa mga taong nakapalibot sa atin. Bakit? Tayo kasi ang tinitingnan mga kapatid. At nung siya ay mamatay nung umagang iyon, mga kapatid, nung tanghaling iyon ay pumunta ang kanyang asawa, ang sabi niya sa akin, si Sister Tess. Doon, ay nag-worship kami kagabi, maayos kami nag-worship kagabi. Tapos, nung umaga nag-worship kami, ay iniyaya pa nga niya akong kumain at uminom ng gatas. Ay, daradala niyo kami ang good certificate. Binasa ko yung COVID-19 ang ikinamatay ni Brother Jose. Oh, Sister Nancy, COVID-19 ay nagulas doon sa siya. Siyempre, yung mag-ina ay gustong makasurpay, baka nga madala doon sa tinatawag na kuryente sa katawan, ay dinala sa ospital na madala, ay COVID-19. Most of them. Ba't galing naman ang ating ospital niya sa Tahit Padilla? Kaya nga ang sabi ko sa huling bahagi ng buhay ni Brother Jose, the end is better than the beginning. Wow! Nakapag-worship sila ng gabi. Pagkatapos ng umaga'y nag-worship at niyayaya pa yung kanyang asawang maggatas at kumain. Apa naman! Talaga ang Diyos, mga kapatid ko, ay gumagawa ng pinakamabuting bagay sa huling bahagi ng buhay ng tao. Mistake si Haring Solomon. Kaya nga nabanggit ni Haring Solomon bago siya mamatay.
lahat ng bagay sa ibabaw ng lupang ito, maging ito'y mabuti o masama, maging ito'y kakanyang no o hindi. Walang saysay pag hindi ka nagtapat sa Panginoon. Walang saysay, lahat ay wala talaga mga kapatid. Sapagkat kung hindi ka nagtapat sa buhay mo, sa aking paglilingkod sa Panginoon, naku po mga kapatid ko, kahabag-habag o kaliit-liitin ka, mga kapatid. Kaya nga, miski tayo'y naging late sa buong isang taon, miski tayo'y naging huli sa buong isang taon, miski tayo'y nawala ng trabaho sa taong ito, miski tayo'y mga kapatid, ay tumanggi sa gawain ibinigay sa atin ng ating Panginoon, at least ngayong huling sabado ng taon, mga kapatid, na andito kayo, mabuti ang inyong kalagayang pisikal, mabuti ang inyong kaisipan, mabuti ang inyong espiritual na bahagi ng buhay. Purihin ang Panginoon. Mga kapatid ko, ang sabi ng verse 21, ang sabi ng verse 21, mga kapatid, purihin na mga tao ang Panginoon. Dahil sa kanyang kagandahang loob at dahil sa kanyang mga kagilagilalas na mga gawa sa mga anak ng mga tao, mga kapatid ko. Ang Diyos, maigi talagang sa kanyang mga anak na nagmamahal sa kanya. Sister Penny. Tayo, nakagawa tayo ng hindi mabuti sa harap ng Panginoon. Ang patnubay ng Diyos na andoon. Yun yung karantiyan ng Diyos eh. Si Satanas, mga kapatid, kapag iniisip mong ikaw ay walang bumabati sa iyo dito sa bahay sa bahang ito. Ngayon mo yung sabado. Bumakit kayo, walang bumati sa iyo, walang gumamay sa iyo, walang magtanong sa iyo kung taga saan ka. Na iniisip mong ang mga kapatid dito yung masama ang ugali. Ang iniisip mong nag-iisa ka, mga kapatid ko. Bumasa ka ng banal ng kasulatan at sa pagbasa mong ito, mga kapatid. Si Satanas ay matatalo mo. Sa pagpasok mo pa lang, mga kapatid, at yun ang naramdaman mo, bubulungan ka ni Satanas. Sabi ko na sa iyo eh, ang mga kapatid ko, hindi ka papansin niya. Di ba't nakakapanghina ang pananampalataya? Pero once na binasa mo at bumaling ka sa salita ng Panginoon, mga kapatid, sa oras dito, ang Diyos, ang sabi ng Panginoon at ang sabi ng ating propeta si Mrs. White, malakas ka kaysa kay Satanas. Yes, mga kapatid ko, ikaw ay napalakas ng salita ng Diyos. Ikaw ay lumagot sa pananampalataya mo sapagkat sa kabila ng iyong karanasan, ikaw ay bumaling sa salita ng Panginoon. Kaya nga ang sabi ng Diyos, ang sabi niya dito, kayo, tayo na anak niya, mga anak, ay tatawag sa Panginoon. Sasandaling maranasan natin ang bagay na ito kapag tayo'y tumawag sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, palalakasin kita, oo aking alalayan ka. Bakit? Basta tumawag ka lang sa akin. Right after na tayo'y tumawag, mga kapatid, sa aking Panginoon. Sa panahon na tayo para pagang ay talagang gisang-gisa na sa ating mga sarili. Walang-wala na tayo, mga kapatid. Naandiyan ang Panginoon. Kaya nga, nabanggit ko sa inyo kanina, ang katapusan, mga kapatid, ay napakabuti. Alam niyo ang sanggol. Yung anak ni Sister Joy, yan si Andrea, yan ay lampas isang taon, mga kapatid. Yan ay nag-iipin. Sister Emin, nag-iipin ngayon sa kasalukuyan. Nung isang araw ay siya'y parang nilalaknat. Ewan ko ba kung bakit ang bata pagka nagninipin talagang nilalaknat? Mayroon mong bata na hindi nilalaknat pag nagninipin. Ewan ko kung may tataas dito. Yung nanay na nung magninipin, meron. Talagang kasi yung gums, di ba? Pagka ano, gumubuka, talagang siguro nananakit. Abay, umiiyak ang bata pag nagninipin. Ewan ko naman kung mayroong malaki na walang ipin. Talagang
ang ginawa ng Diyos talaga ang tao, yung pagkakadesign talaga ng tao, ng Diyos sa paggawa ng tao, talaga may nipin. Bakit? Para makakain ng mga mais, sinangag na mais, naku, ang tigas nun. Oh, yung makakain ka ng karne, yung kahapon ay naghanda kayo, may kalabaka o kalabaw o kambing, ay, magaling kagabi yung mga kapatid nyo, hindi gaano nito, ano. Kaya kailangan talagang mainipin ang tao. Yung akong biyanan ay na lalaki, ay medyo namayat, pastor. Sabi niya, sapagkat wala daw siyang ipin, ay matanda na mga kapatid, siyempre, nalagas na din ang ipin. Ang tao pala, ay hindi talaga magiging masarap ang pagkain pag walang ipin. So, ginawa ng Diyos na bata pa lang, magkakangipin na siya. Pero, ang bata, pagtutubuan ng ipin, talaga nag-i-struggle siya. Nilalagnat siya, nagkakasakit siya. Kaya nga, tinatawag natin na, ano yan, lagnat-laki yan. Diba? Sinasabi natin ganun. Tayong mga kapatid, what lesson can we learn from this story? No? Anong aral ang makukuha natin sa kwentong ito, mga kapatid? Ha? Tayo, bago tayo makarating sa langit, struggle sa buhay sa ibabaw ng lupa, mga kapatid. Katakot-takot. Tandaan nyo yan, lalo na sa mga pagkumpiyakan, Brother Ruben. Hindi tayo makakarating sa langit na hindi ka tutuyain ng kaibigan mo. Maniwala ka sa akin. Oo! Hindi ka makakarating sa langit na hindi ka iiyak sapagkat sa pagtuya at struggle ng mga mano sa buhay ay ayaw tumanggap, sa pagbigay mo sa kanya ayaw mo lang tumanggap. Pero mga kapatid, huwag na huwag kayong magsawa sa pagbibigay sa kanila ng turo at aral natin. Sa ibabaw ng lupang ito, mga kapatid, tayo mananampalataya. Gagapang at hihirap tayo, mga kapatid. Pero at the end is better than the beginning. Si Elias, mga kapatid ko, na naghula at sinabihan ng Diyos na ang hari, sinabihan ni Elias, na magkakaroon ng tagtayot ng 3 at kalahating taon. Si Elias yan, mga kapatid. Siya na sinugo ng Diyos na pumunta sa ilog ng Kerit upang siya'y tumago at pakainin siya ng uwak sa loob ng mahabang panahon, mga kapatid. Pakainin siya ng Diyos doon at pumunta pa doon sa babae at pagkatapos sa babae, pinagaling at binuhay niya ang anak ng babae. At nung pumunta sila sa Carmel ay pinababa niya ang apoy sa pumagitan ng kanyang panalangin at pananampalataya sa Diyos. At nung gabi na yun, mga kapatid, umulan at sinabahan niya ang karuway ng hari papunta sa kanyang karyan sapagkat hindi makita ng kabayo ang daan at si Elias ay dinamitan ng Diyos ng kanyang palaban at ng kapangyarihan. Tinakbo niya ang hari hanggang sa karyan. At pumatay siya ng mahigit 400 kumpita ni Baal, mga kapatid ko. Si Elias na ngayon ay kasalukuyang nasa langit. Nagbuhay na iniligtas ng Diyos, dinala sa langit, mga kapatid ko. Ang sabi ni ng hari sa kanyang kahirin na Jezebel, pinatay ni Elias ang 400 kumpita ni Baal. Ang sabi ni Jezebel, mga kapatid, nung gabi iyon, kung paano pinatay ni Elias ang 400 kumpita ni Baal, kayo din po siya papatayin. Nung marinig, mga kapatid ko, ni Elias ang balita, siya nagpababa ng apoy kali sa langit sa pagitan ng kanyang pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Natakot at tumakbo papuntang ilang, mga kapatid ko, kung ang propitang iyon na ngayon ay nasa langit ngayon na nakatungkay sa atin, natakot siya sa kanyang kamatayan sa buhay, Brother Rubin. Natakot siya. Natakot siya nung malamon siya ipapatay ni Queen Isabel. How much more tayo, mga kapatid? Nakapagbuhay pa tayo ng isang taong patay sa ating pananampalataya sa Diyos? Nakapagpababa pa tayo ng apoy dahil sa ating pananampalataya sa ating Panginoon? Pinakain, naranasan ba natin pinakain tayo ng uwak ng pagkain tayo na sa buntok sa ilang, mga kapatid? Hindi. May mga karasan tayo kanya-kanya na tayo iningatan at bintayan ng ating Panginoon. Pero minsan, mga kapatid, nakalilimot tayo. Mga kapatid ko, ang sabi ng Diyos sa kanya sa bundok, Elias,
ano ang ginagawa mo dito sa puntok na ito at sino ang sumugo sa iyo? Bakit natakot ka? Di ba't inutusan kita pumunta sa buntok ng Carmen? Di ba't sinabihan kitang buhay mo yung anak? Pinaalaala ng Diyos ang mga kababalaghang ginawa niya sa harap ng hari. At ngayon nakalilimot siya, naroon siya sa tuktok ng yungin, nagtatago sapagkat siya ipapatayin ni Isabel. Iyan ang karanasan natin mga kapatid ko sa ibaba ng lupang ito. Pero mga kapatid ko, the end is bitter than the beginning. Nasaan ngayon si Elias? Nasa langit mga kapatid ko. Tayo, dadalhin ng Diyos sa langit na bayan sa katapusan ng panahong ito mga kapatid. Maniwala kayo sa hindi kung kayo'y magtatapat at magpapatuloy mula ngayon mga kapatid ko. Ang Diyos hindi magkukumpli, hindi siya magpapasubali na hindi kayo niligtas. Tapat at banal na ang Diyos ay dadalhin kayo sa langit na inyong pangarap. Mga kapatid, tunay na napakahirap ng 2020. Marami tayong mga karanasan sa ibabaw ng lupang ito. Ang iba sa atin ay nahukot ang mga sasakyan dahil hindi tayo nakabayad sapagkat ilang buwan tayong walang pera, walang pambayad. Ang iba sa atin ay hindi nakabayad ng mga pampahan. Hindi tayo nakabayad sa ating inuupahang bahay. Ang iba sa atin ay naputulan ng kuryente. Mga kapatid ko, ang tinitingnan nating langit na bayan, yung bagong Jerusalem na may pintuan sa silangan na tatlo, na may pintuan sa kanluran na tatlo, may pintuan sa timog na tatlo, at may pintuan sa hilaga na tatlo. Ang sabi ng ating kanta na inawit sa awit sa pagsamba, sana'y makasama tayo sa karamihan na iyon. At sasabihin ng Diyos, ganito ang pinagpala ko pala, mga kapatid ko, ng kanyang mga patot, mga kapatid, yung mga gates, yung mga pader ng bagong Jerusalem ay yari sa kaspi, na ang mga kalsada ay gintong puro yari, mga kapatid ko. Iyon ang mamanahin nyo, iyon ang mamanahin ko. Hindi pa matuwak tayo at magkagalak at sasabihin natin, purihin natin ang ating Panginoon, sapagkat sa oras nito, ang Diyos ay patuloy na tumutunghay sa mga nagmamahal sa kanya at nagpupuri. Mga kapatid, ang langit na ating minimiti ay malapit na nating makatanaw. Yes! Ilang bansa na lamang ang walang 7 diabetes. Pero sa pamagitan ng mabuting balita, ay isipin nyo nga naman na magtataka kayo mga kapatid. Last week ng December 2019 nag-umpisa ang COVID-19 sa China. Hindi ko alam kung bakit hindi nila kasi masupo-supo yung rally doon sa Hong Kong. Ay parang doon nila inumpisahan. Kasi ang rally sa Hong Kong panahon na yun ay talagang hindi nila masawatay. Ilang araw lang din po ang rally sa Hong Kong. Nagpalabas sila ng sakit ng 20 COVID. March 15, nagdeklara ang Pilipinas ng, ang tawag na? Lockdown. December, January, February, March. Within 3 months, mga kapatid. COVID-19 spread around the world. Pero ang salita ng Panginoon, 150 years na tayo sa salibutan ito, mga kapatid. Mayroon pang mga bansa na hindi pa nakakarating ng COVID-19. Ang lupit ni Satanas, di ba? Within 3 months, yung COVID-19, pandemic na. Aba naman, napakahusay ni Satanas. Within 3 months, mga kapatid, pandemic na ang COVID-19. Pero ang salita ng ating Panginoon, ay bakit kung bakit baga napakabagal tumugon ng tao sa panawagan ng Diyos? Miski tayo ay napakabagal din ang paglago ng ating pananampalataya sa Diyos. Pero mga kapatid, by the grace of God, sa kanyang makapangyarihang pagtupos na kapatid,
kapangyarihan, mga kapatid ko. Buhay tayo at ligtas sa anumang disgrasya at kapahamakan hanggang sa oras nito. Kaya nga, ang katapusan ng taong ito ay napakabuti sa bawat isa sa atin. Purihin natin ang Panginoon. Mga kapatid, hindi ako magtatagal sa pagsasalita. At alam ko na ating tapusin ang mga bagay na ito. Serious, mga kapatid, sa kanyang karanasan. Sa karanasan ni Haring David. Sa kanilang kalagayang physical ay sa kalagatnaan ng kanilang bahagi ng ang buhay, ng kanilang buhay, sa kanilang pananampalataya sa Diyos. Mayroong ups and downs. Pero ang Diyos still na napakabuti niya sa atin. Habang tayo ay merong Diyos na pinaglilingkuran, habang tayo merong Diyos na pinagkakatiwalaan, mga kapatid ko, huwag tayong pipitaw sapagkat malapit na makuha natin ang bagong Jerusalem. Ito lamang po ang magandang tanghali po.